Muling ipinakita ng pamahalaan ang seryosong paghahanda nito sa inaasahang pagtama ng malalakas na lindol sa bansa, kabilang na ang magnitude 7.2 na lindol o the peak 1. Sa panguna ng Office of Civil Defense at mga malalaking ahensya ng pamahalaan, sabay-sabay nitong sinaksihan ang opisyal na pagbubukas ng unang National Simultaneous Earthquake Drill para sa taong 2024. Sa nasabing drill, pinakita ang tamang duck, cover at hold upang malimitahan ang mga casualties at masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ang mga emergency gears gaya ng mga ito ay nalamang sa mga makabagong kagamitan ng pamahalaan para sa mas mabilis na pagtugon sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa bansa. Habang nakahanda naman ang food at non-food items para sa mga apektadong individual, pamilya o lugar sakaling tumama nga ang inaasahang magnitude 7.2 na lindol sa bansa. Sakaling mangyari ang pagtama ng 7.2 magnitude na lindol, pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag, lalo na kung mangyayari ito sa gabi kung saan nasa gitna ng pagpapahinga ang halos lahat ng tao. Number of injured persons, we have around 120, around 118, pero yung casualty around 33,000. So may madagdag pa dyan sa 33,000 coming from the seriously injured victims. Bagamat hindi pa nangyayari ang kinatatakutang sa Big One, iginiit ng pamahalaan na walang dapat ikabahala ang publiko dahil sa tuloy-tuloy na paghahanda sa mga pasilidad dito. Base sa pag-aaral ng 204, around 3 to 5 million individuals will be displaced. So, meaning that will be included dun sa seriously injured na lang and immediate casualties. Yeah. So, may mga dinesignate na mga lugar, but yun nga ang kailangan natin gawin. Paghandaan natin or itetesting natin kung talagang mamobilize natin yung mga tao papunta doon sa mga designated areas nila. But with the scenario na pati mga ospital delegado, yun yung pinag-usapan namin ni Secretary kanina, gagawa tayo ng mga iba't ibang scenarios para hindi lamang yung duck or drop, cover and hold, so that we can really test the preparations that are assumed or yung mga inilagay sa mga pag-aaral kung talagang magagawa natin yun. Sa kabilang banda, para higit na maunawaan at makabisado pa ng mga Pilipino, lalo na sa mga naktera sa Metro Manila, pinag-aaralan rin ang pagsasagawa ng quake drill na makatotohanan gaya ng pagbagsak ng isang totoong gusali, senaryo ng sunog at iba pang mga kritikal na sitwasyon tuwing may sakuna. Iniisip din natin na magkaroon pa ng mas i-level up natin o iangat yung mag-practice ng totoong collapse structure. Yun yung pinapagawa sa amin ni Secretary Teodoro. Yung ability to respond based on available thoroughfares, maaari din minsan kung tabing ilog itong mga pwedeng areas na may pinsala, pwedeng sa Pasig River dumaan. So lahat po itong mga scenarios, i-wargame po natin. Mula sa nasabing aktividad, patuloy na binigyan diin ng pamahalaan ang nangyaring malakas na lindol sa Syria at Turkey. Para naman, mas maging handa pa ang Pilipinas sa inaasahang pagtama ng magnitude 7.2 na lindol o ang tinatawag na The Big One. Mula dito sa